Oh guys, yeah, magandang buhay, magandang araw po sa ating lahat. Welcome back sa ating YouTube channel, Plumbers Geek TV. Yeah, today's video guys, share ko lang po sa inyo ang aking konting kalaman. Yan, sa ating pong pag-maintain ng ating pong electric fan. Yun. So dito po, gagamit lang tayo ng ating motor oil. At saka po itong ating screwdriver. So ito guys, yan ang muna natin gagawin. Napakarami na itong ating electric pan. Yung mga buwan na natin hindi ito na lilinis. Yan, ilulusin lang po natin itong ating ring lock. Yan, madali lang po ito. Very easy to maintain lang po itong ating electric pan. At kayang-kaya pong gawin ito ng ating mga naiiwan sa bahay. Yan, talugan lang natin ito para matanggal natin. So yan, ito na, sobrang alikabok. So dapat pong ating electric pan ay siguro ay maminti natin ng pagkakagamit natin ng 1 to 2 months. Yan, nalilinis natin. Paluluangin lang po natin itong ating lock. Yan, pakadali lang po yan. Atin pong lilinisin ito ang ating pinaka LSE. Yan, at sa hindi po tatanggalan natin ang alikabok. At para po ma-maintain natin ang ayos ang ating electric fan, so kailangan din po nating langisan yung kanyang pinaka, ito po yung kanyang pinaka-ehe sa loob. Kasi po ito medyo ano na siya, maganit. So kailangan po natin na malagyan siya ng oil. So wala po tayong ibang gagawin dyan kundi tanggalin po natin yung kanyang lock dito sa likuran, para po yung dulo ng kanyang ehe ay malagyan din natin ng langis. So napakadali lang naman po nito. So ito po pinaka-lock na ito sa ibabaw. Madali lang po ito, nabubunot lang po ito. Yan. So meron po dito na tatlong tornilyo. 1, 2, 3. At tatanggalin po natin yan. At saka po itong isa sa kanyang rotator, para malagyan natin langis yung kanyang likuran parte na ehe. Dapat po ay nalalangisan natin yan para magtuloy-tuloy lang yung kanyang magandang ikot. Kailangan po ay lalagyan natin siya ng langis, lubricant, para maging suwabe. Yan, maging madulas ang kanyang pag-ikot. Yan, napakasimple lang po nito. At yan, tanggal na natin. Wala tayong gagawin dyan kung lagyan po natin ng langis yung kanyang likuran na dulo nung pinaka-ehe. Yan, lagyan lang po natin dito ng konting langis. Konting-konti lang po lalagay natin. At okay na yan. Siyempre po, tatanggalan pa natin ang alikabok. At ibabalik na natin ang ating tinanggal na tornilyo. Ganyan lang po, kadali. I-maintain ang ating electric fan sa bahay. Yan, okay na siya. At siyempre po, ito kanyang pinaka-LSE. Tatanggalan natin ang alikabok.
meron siyang mga alikabok na hindi matanggal, pwede po tayong gumamit ng basang-basahan para matanggal natin yung mga nakakapit na alikabok. At sa yan guys, hindi pa natin nalagyan ng langis itong ating parteng unahan, eho. Lagyan din lang po natin ng konti. Konting-kunti lang pong padulas. At yan, kita nyo guys. Maluwag na siya. Hindi kagaya kanina na medyo maganit siyang umikot. So, madali lang yan guys. Babalik na uli natin ang ating back cover. Tips lang guys, dapat lagi natin nalalagyan ng langis itong ating ehe sa loob. At isa po yan sa pinagmumula ng sunog kapag po yan ay na-stop ang pag-ikot. Kapag umiinit na po ang cover sa ibabaw na ito, kailangan na po ito ay malangisan. At ito po kanyang lock dito sa kanyang rotator. Ayan guys, madali lang siyang ibalik. At syempre, ibabalik na rin natin ang ating LC. Sala, ayan. Ang kanyang lock. At syempre, ayan, madami pa to. Hindi pa natin natanggalan ng alikabok. Okay guys, ibalik na natin ang ating ring lock. Okay guys, malinis na ating electric fan at na-maintain na natin. Ganyan lang, kadali. At yan guys, ha? Okay na, try na natin ulit. Wow, ang lamig. Parang aircon. Guys, yan. Ganda na lang kanyang ikot. Okay guys, thank you for watching my video. See you again on my next video. Ingat-ingat po lagi. Keep safe, stay safe, everyone.